Ayan, magandang Sabado ng gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid at magulang kay Yahweh El Shaddai. So isa na naman pong gabi ang dumating upang tayo ay magkasama-sama na magnilay ng mabuting balita ng ating Panginoon. And this is the Daily Bread Saturday Evening Edition. At ito po ay ibinabroadcast mula po dito sa Macau Chapter. Ayan, so welcome po kayo sa atin pong programa. Ayan, at huwag po kayo mahiya na i-share ang atin pong live video. Ayan, upang mas maraming abutin si Yahweh El Shaddai ng kanyang mga salita. Ayan, at pagpalang gabi po sa inyong lahat na naka-tune in at inaabot ng tinig po na ito. At ito po ang inyong kapatid na makakasama sa gabi pong ito, Brother Aldrin Gailan. Ayan, so patuloy tayong magninilay ng mga salita ng atin pong Panginoon na kanyang nais maipabatid sa bawat isa po sa atin araw-araw. Ano? Ayan, so ang ebanghelyo po para sa araw na ito ang atin pong mga pinagninilayan. Ayan, so bago po ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy, nais ko po munang batiin ang atin pong mga kapatid na kasama natin ngayong gabi. Ano po, ayan. Umpisa natin sa atin pong council member na si Sister Weng. Ayan. Sister Wena Milanael Tagon, mapagpalang gabi po sa lahat. At ang sabi niya, pinagpalang gabi po sa lahat. Ayan. Ngayon din si Sister Glenda Lapas na walang sawa ring nakikinig at nanonood po sa atin, ano? Ayan, si Sister Perpetua Felicitas, Sister Rosario Santos, ayan, si Tita Rosie, kasama din natin ngayong gabi. At si Sister Christine Herminia Hulsboomer, ayan, na mula sa Pilipinas ay nanonood din sa atin. Ayan, a blessed evening po sa inyo dyan. At kay ganyan din kay Sister Chira May Perez, ayan, ang ating pong avid listener ng ating pong programa. Ganyan din kay Sister Lynn Milanay Alvarez, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Sister Elsa Madrideo, ayan, at kay Sister Jocelyn Cabais na nanonood din po ngayon. Ayan, so kamusta po kayo? Kamusta po kayo dyan sa Taypa? At kay Sister Elisa Pineda, ayan, sabi ni Sister Elisa Pineda, mapagpalang gabi po. At kasama din natin ng gabi, nakatune in si Brother Ed, si A.A. Perez. Ayan, si Brother Ed po. Ayan, hindi po yung Brother Ed na preacher, ano, kundi yung Brother Ed po na member ng YALS. Ayan, so Sister Lorna nanonood din po sa atin ngayong gabi. Ayan, a blessed evening po, Sister Lorna. Ayan, at sabi ni Sister Elsa Madrideo, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, at sabi ni Sister Jocelyn Cabay, sa blessed good evening po sa ating lahat. God bless us all. Ayan. So, ayan din, sabi ni Sister Lorna Jimenez, a blessed evening sa iyo, Brother Aldrin, at sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, so, tunay nga, itong araw po na ito, no, na lumipas, ay panibagong biyaya sa atin ng atin pong Panginoon. Ayan, upang atin pong patuloy na maranasan ang kanyang kabutihan at ang pag-iingat niya sa bawat isa po sa atin. Lalo-lalo na sa mga nandito po sa Macau, ano? So, it's been almost a month. Ayan, more than a month mula po nung mag-surge ang kaso ng COVID dito sa Macau. Pero salamat naman po sa biyaya ng atin pong Panginoon dahil tunay nga tapat siya sa kanyang mga lingkod, ano? Hindi niya tayo pinababayaan. Ayan, although nandun yung feeling sa atin ng loneliness, nandun yung feeling sa atin na nahihirapan tayo, nandun yung feeling sa atin na para tayo nakakulong at very restricted. Pero sa presensya ng atin pong Panginoon, nagagawa po natin na mag-enjoy, ano? At yung biyaya ng atin pong Panginoon ay extend yung ating patience, yung biyaya ng atin pong Panginoon na maging kontento tayo, ano? Ay talaga namang natatanggap natin at nararanasan natin araw-araw. At napakahalaga po nun, ano? Sa mga ganitong trying times. Ayan. So kasama din natin ngayong gabi ang ating kapatid na si Sister Lynn May. Ayan, sabi niya, a blessed evening po sa lahat. Ayan, a blessed evening din po Sister Lynn May. At si Sister Jonalee Mallorca, kasama din natin ngayong gabi. Magandang gabi po, brother. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, sister. Sabi naman ni Sister Connie, ayan, kasama din natin ngayong gabi. Connie Sumbad Camiles, mapagpalang gabi po sa lahat. At kay Susie Roma, ayan, mapagpalang gabi po sa inyo. So sige po, tayo po ay magsisimula na sa gabing ito. Ayan, katulad ng dati, tayo po ay makikinig at makikiisa sa pagpupuri at pagsamba. At tayo ay pangungunahan ng atin pong mga kapatid mula po sa El Shaddai Gospel Music Ministry. At ito pong playback po na ito, no? Ayan, ay mula po noong September 17, 2019. Isa sa mga Tuesday family appointment with Yahweh El Shaddai, ano po, sa Ambel City, Paranaque City. Ayan. So, samahan niyo po ko ngayong gabi, mga kapatid, na pakinggan at so, makiisa na po sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ayan. So kasama din natin ngayong gabi si Sister Juliet Florendo. Ayan, mapagpalang gabi din po sa inyo. At si Leonila Pangilinan Febrero. Ayan. So happy viewing po, happy watching. So stay tuned and be blessed. Ayan. So tayo po yung magtutuloy na yun, mga kapatid. Nakapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
So don't forget to share this live video, mga kapatid. Salamat po. Ang ngalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan. So habang tayo po ay nakikinig ng mga makalangit na awitin,
Nais ko po muna batiin ng ating mga kapatid na kasama rin natin ngayong gabi. Ayan, so si Sister Florence Pasis, kasama po natin ngayong gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganyan din kay Sister Annie, ano po, Sister Annabel De Lara, mapagpalang gabi po sa inyo. Ganyan din kay Brian John Pitalcorin Madrideo at kay Valer Delantar Kaandoy. At sa akin pong nanay, si Leo Vilda Madrona Gailan. Ayan, so blessed evening po sa inyo dyan, ma. At ganyan din kay Sister Pete, ayan, Sister Abigail Wanceseso, mapagpalang gabi po sa inyo. At kay Sister Edna Kasubuan, and kay Sister Rosel Domil, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So stay tuned, my dear brothers and sisters, at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ika'y papurihan, ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos! Mga labi ko, Diyos, sa iyo aamin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Sabay-sabay, taas ang mga kamay! Ating kamay, itataas na. Pagalan mo'y lumalapit, pagkat ikaw, O Diyos, ay nabilang. Isa pa, sa malabi ko, O Diyos, sa malabi ko, O Diyos, sa iyong aawin. Ika'y papurihan, ika'y papurihan sa kalangitan. Sa malabi ko, O Diyos, sa malabi ko, O Diyos, sa iyong aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas na. Aking kamay itataas na. Pangalan mo'y lumalapit. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Sa buhay ko, ang pagkalaban mo ay palakasin ko.
Tunay pong langit ang ating nadarama, mga kapatid, ano? Kapag kapiling natin ang ating Panginoon. Sabi nga sa awitin, ano po ang kailangan ko ay pag-ibig mo. Ayan. So all we need is God's love. Ayan, sa ating pong buhay upang tayo po ay makapagpatuloy, ano po, sa ating buhay at tayo po ay ma-inspire. So actually, ang Diyos araw-araw naman niyang ipinararanas sa atin ang kanyang pagmamahal. Yun nga lang, we fail sometimes, ano po, na ma-acknowledge yung pagmamahal ng ating pong Panginoon. Kasi syempre, bilang mga tao, na-out of focus tayo minsan. Ano po, mas napofocus tayo sa mga problema na dumadating, mas napofocus tayo sa mga frustrations na nararamdaman natin, mas napofocus tayo sa disappointments, ano po, at mas napofocus tayo sa mga hindi magagandang bagay. But God never fails to love us, my dear brothers and sisters. At araw-araw, yan ang gusto ng Panginoon na iparamdam po sa atin. Para nang sa gayon, maging masaya po tayo. Ano po, maging ganap ang ating kagalakan. Ayan, so kasama natin ngayong gabi ang ating mga kapatid. Dayaan niyo po mga kapatid na batiin ko po, no? Ayan, si Sister Rhoda Tagari Manuel. Ayan, pagpalang gabi po sa inyo. At si Sister Iris G. Hope. Ayan, Sister Virgie, kasama natin ngayong gabi. Sister Cherry Ganao Tobal. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyo. Sister Yeye. At Sister Lourdes Souza, si Sister Babes, nanonood din po sa atin ngayong gabi. Si Sister Rosely Alferez Fontanilla, ayan, sabi niya, blessed evening,
to one and all, especially Brother Hugh Aldrin. Ayan. So, mapagpalang gabi din po sa inyo. At kayo din, a blessed evening kay Maria Angie Phillips. Ayan, sabi niya, blessed po mga ka-sisters in Christ. Ayan. So, si Gary Bacani, kasama din po natin ngayong gabi, nanonood. Brother Gary Bacani, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Sister Mari Lupasyon, na nakatune in din po sa atin. Sister Virginia Angeles sa Landanan. Ayan. At si Jonah Lee Mallorca, ayan, nanonood din po sa atin. At sabi ni Sister Leonila Pangilinan Pebrero, amen. Amen. Ayan. So, stay tuned, my dear brothers and sisters, at patuloy tayong makiisa sa pagpupuri at pagsamba sa atin pong Panginoon. Let us feel the presence of the Lord, ano po, na kinakatagpo tayo sa mga sandali pong ito sa ating panambahan sa Kanya. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo. Tayo pong lahat umawit sa ating Panginoon. Wala nang papantay pa sa kabutihan mo, Diyos. Sa kabutihan mo. Jesus, ikaw ang buhay.
Amen. Jesus, ang pangalan mo ay aming itataas sa amin pong mga buhay. Ayan, salamat sa ating Panginoon sa napakagandang awit ng papuri at pagsamba na inihandog sa atin ng ating mga kapatid, ano, mula sa El Shaddai Gospel Music Ministry. And so, patuloy nating batiin ang ating mga kapatid na naka-tune in sa atin ngayong gabi. Ayan, a blessed evening po sa isa sa ating mga council members, si Sister Asel Verana, na nanonood po ngayon. Ay mapagpalang gabi po sa inyo, Sister Asel. At kay Sister Rowena Peña San Diego. At gayon din kay Sister Emerlyn Biasbas Paburian. So, good evening po sa inyo, Sister Emerlyn. At sa mga naka-tune in din po sa atin, ano, na hindi natin na-mention, na hindi na nababanggit yung pangalan, kasi po hindi kayo nag-a-appear po dito, ayan, sa mga watching, ano po, sa mga nanonood. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyo. Nasaan man po kayong dako ng daigdig, nasa Pilipinas o nandito sa Macau. Ayan, so patuloy tayong i-bless ng ating pong Panginoon. So, kayong gabi, mga kapatid, magtutuloy-tuloy na po tayo, no, sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang pagninilay ng mabuting balita ng Panginoon. Pero bago yun, tayo po muna ay mananalangin. So, nasan man po kayo, stay tuned at samahan niyo po ako, no? Sabayan niyo po ako sa pananalangin. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Umakapangyarihang Diyos sa taming Amang nasa langit, dakilang Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, muli ay sinasamba ka namin, pinupuri at tinadakila. Tinataas namin ang iyong pong banal na pangalan sa amin pong buhay. At walang hanggang pasasalamat ang nais po naming ihandog sa iyo sa pagkatunay ng mabuti ka at tapat sa amin pong mga buhay. Ang katapatan mo, Panginoon, at ang pagmamahal mo kailanman hindi magbabago. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, patuloy namin itong mararanasan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang aming natatanggap mula sa iyo. At salamat sa biyaya ng gabi na ito na kung saan kami po ay magkakasama virtually upang pagnilayan ang iyo pong mabuting balita. At loobin mo, Panginoon, na mangusap ka sa puso at isip ng bawat isa po sa amin. Pagpalain mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pong pakikinig sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong pong mabuting balita na aming sama-samang pagninilayan. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na nasaan man ang aking mga kapatid na ito na nakikiisa sa pagninilay ng iyong mga salita, abutin mo po nawa ang kanilang buhay at gayon din lubos at ganap silang pagpalain. Dalangin po namin, Amang Diyos, na ang kabuuan ng programang ito, pagpalain mo po. Pinagkakatiwala namin sa iyo, mga kamay, Panginoon, ang kabuuan ng programa pong ito, lahat ng magaganap sa iyong programa. Ito pong aming samo at panalangin sa makapangyarihan mong pangalan na aming Panginoong Jesus at sa tulong ng mabisang pananalangin ng aming mahal na Inang Birheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen at Amen. Ayan, so ngayong gabi kasama din natin ang ating kapatid na si Sister Lourdes Gapas Buhisan. Ayan, mapagpalang gabi po sa inyo, Sister Lourdes. Ayan, so stay tuned po. Samahan niyo po ako sa pagninilay ng mabuting balita ng ating Panginoon. And kindly please share this live video, my dear brothers and sisters, ano, para mas maraming abutin si Yahweh El Shaddai ng kanyang tinig. Ayan. So atin pong basahin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kung kayo po yung midalang Biblia, buksan po ninyo. Ayan, at kung wala naman po, i-flash po natin sa screen. Ayan ang atin pong babasahin. And the Gospel of our Lord Jesus na ating babasahin will be taken from Matthew chapter 13 mula po sa verse 24 hanggang sa verse 30. So akin pong babasahin sa atin pong sariling wika at ito pong sinasabi. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lubitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapo ang damo at ang trigo, hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sakasunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ayan, salamat sa ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. At tayo magtutuloy-tuloy na, mga kapatid,
ngayong gabi sa pagninilay ng kanya pong mga salita, ano? And so, for the third time, if I'm not mistaken, or for another meditation ngayong gabi, ano po, ay ang ating Panginoon, muli na naman siyang gumamit ng talinghaga upang ilarawan, ano po, ang paghahari ng Diyos, upang ilarawan ang kaharian ng langit, ano po, na kung saan ito po ay dapat asamin po natin, ano po, at ang paghahari ng Diyos na magaganap sa mga tao na patuloy pong nananalig at nananampalataya sa Kanya, mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya. And so, sa gospel natin pong binasa, ito po yung parable of the wheat and the weeds. Ayan. Ito po yung talinghaga ng trigo at ng pangadamo. Ano po? So, sa ayon nga po, no, sa atin pong nabasa. Ayan. So, may isang may-ari ng malawak na lupain na kung saan siya ay naghasik ng mga mababuting binhi. Ito po yung trigo. Ano po? At dumating ang kaaway, at ang kaaway po, ang kanyang ginawa, naghasik siya ng masamang binhi. Ano po? So, sa kanyang paghasik ng masamang binhi, ayan, so, sabay silang tumubo ngayon. So, kung atin pong papansinin, my dear brothers and sisters, ano, ang atin pong Panginoon, ganun din, ano, sa atin pong buhay at sa daigdig na ito, pawang mababuting binhi lamang yung kanyang inihahasik. Pero bakit ganun? Ano po? Bakit ganun? Bakit may mga kasama na tumutubo na hindi maganda? Ano po? Bakit may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa mundo, maging sa buhay po ng bawat isa sa atin. So ito nga po yung tanong, mga kapatid, ano? So sabi nga, if God created all things good, then why do evil or bad things happen? Ayan. So, kung ang Lord, kung ang ating Panginoon, ito yung tanong ng mga tao, eh. Ano po? Bakit, kung mabuti ang ating Panginoon, kung lahat ng bagay na ginagawa niya ay mabuti, bakit may mga masasamang bagay na nangyayari? Bakit may evil sa mundo? Bakit may kasamaan sa mundo? Bakit nangyayari ang masasamang bagay o hindi magagandang bagay, hindi kaaya-ayang bagay sa mga mabubuting tao? So, my dear brothers and sisters, sabi nga, ano po, sabi ni Jean-Jacques Rousseau, isang philosopher, sabi niya, God makes all things good. Man meddles with them and they become evil. Ayan. So, sabi nga, lahat ng mabubuti at magagandang bagay, ginagawa ito ng ating Panginoon. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng kabutihan. No, sabi nga, man meddles with them and they become evil. Yun nga lang, kapag nangingialam na ang mga tao, ano, dito na sumasama. Ayan. So alam natin na ang ating pong Panginoon, ang intention niya para sa lahat ng bagay ay mabuti. Ano po? Pero kapag nag-interfere, kapag nag-meddle na ang tao, ayan, in-insist ng tao yung kanyang gusto, ginawa ng tao yung kanyang gusto, sometimes nagkakaroon ng evil outcome. Nagkakaroon ng hindi magandang outcome. Ano po? Katulad na lamang noong story of creation, ano po, nung storya ni Adan at ni Eva. Ayan, so si Adan at saka si Eva, ay inutusan sila ng ating pong Panginoon. So actually, lahat ng kanilang kakailanganin nandun na. Lahat ng kanilang needs everyday para mabuhay sila andun eh. Ano po, pero hindi nila pa rin sinunod yung sinabi ng ating Panginoon, ang sinunod pa rin nila yung kanilang gusto. Ano po, so yung ginawa ng tao na pagsuway sa atin pong Panginoon ay nagbunga ng hindi magandang bagay sapagkat ito ay pagsuway sa atin pong Panginoon. So nasira yung magandang plano, yung magandang disenyo ng atin pong Panginoon sa sangkatauhan. Pero sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Jesus pa rin, ano po, niredeem pa rin ang ating Panginoon. Niredeem ni Yahweh ang sangkatauhan. Binigyan niya ng pagkakataon na muli ma-reconnect sa Kanya, ano, ma-reconcile sa Kanya sa pamamagitan ng buhay, sa pamamagitan ng dugo at katawan ng ating pong Panginoong Hesus, nabigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan na maging mabuting muli, ano po, maging kaisa muli sa kaharian ng langit. So, balikan po natin yung tanong, ano, if God created all things good, then why do evil or bad things happen? So, dalawa po ang sagot dyan, ano po, it is because of evil's work, and pangalawa, human acts. Ayan. So, ito po yung magandang pagnilaya natin. Ano po, pag sinabi natin kasi evil's work, alam natin yan. Ayan, ang mga gawa ng kaaway. Ano, ano ba sinasabing gawa ng kaaway? Ang sinasabi pong gawa ng kaaway, sumira, pumatay, ano po, magwasak. Ayan. So, ito yung gawa ng kaaway. Kaya naman may mga kasamaan sa mundo, kahit lahat ng bagay idilikha ng Diyos sa mabuti, ay sapagkat naroon ang impluensya ng kaaway. Ano po, itinatanim ng kaaway sa puso't isip ng isang tao, pagiging makasarili, ang pagiging ganid. Ano po, kaya naman nakakagawa ng hindi maganda ang tao. Ano po, so actually, ang demonyo, mga kapatid, wala silang kapangyarihan sa ating pong buhay. Nagkakaroon sila ng kapangyarihan sa ating buhay kapag hinahayaan po natin na sundin yung tukso na ibinubulong nila sa atin. So that is why,
merong evil dito sa mundong ito, ano po, dahil sa kagagawa ng kaaway and bunga din ng mga human acts, ano po. So hindi lamang purely, ano po, sa Diablo, hindi lang purely kay Satanas yan. May mga part din po tayo dyan na atin pong ginagawa sapagkat kuminsan, nagpapahulog tayo sa temptasyon. Nagpapahulog tayo sa tukso. Kaya nariyan po yung human acts. At ang acts o yung pagkilos o yung ginagawa ng bawat tao, mga kapatid, meron po itong consequences. Ano po? Kapag ang mabuting bagay ay ginawa ito ng mula sa puso, ginawa ito ng nasa mabuting paraan, nagbubunga ito ng mabuti. Ano po? Pero kapag ang isang tao ay gumagawa ng masama, malamang ang magiging bunga nun ay kasamaan. Sapagkat sabi nga, what comes around goes around. Kung ang ginagawa mo siya ang babalik sa'yo. At sabi nga, hindi nagbubunga ng mansanas ang puno ng santol. Ano po? So kung ano ang ginawa mo, yun, magkakaroon ng consequences yun. Either good or bad, magkakaroon ng consequences yun. So balikan po natin yung tanong, ano? If God created all things good, then why do evil or bad things happen? And why do evil exist? Ayan. So, una, because of evil's work, kaya nagkakaroon ng hindi magagandang bagay. Kaya nagkakaroon ng mga masasamang bagay sa mundo. And pangalawa, yung human acts. Now, my dear brothers and sisters, balikan po natin, ano? Ito pong ebanghelyo natin pong pinagdinilayan, the parable of the weeds, ano po. So, the parable of the weeds, ayan, so, sa pagtulog, ano po, ng mga trabahante nitong may-ari ng lupain, ano po, sa kanilang pagtulog, sumingit ang kaaway ngayon at tinaniman, hinasikan ng masamang binhi yung taniman ng triguhan, ano, taniman ng trigo ng may-ari ng lupain. And then, dumating ang pagkakataon na sabay ito ngayong tumubo, sabay lumaki at sabay namunga, ano po, sabay silang nag-grow. Nagtanong ngayon yung mga nagtanim, ano po, yung mga tauhan. Sabi nila, Master, di ba, mabubuting binhi lang yung tinanim nyo, bakit may mga masasama? Bakit may mga damo? Kasi actually, yung damo, my dear brothers and sisters, ano, kapag ito'y maliliit pa, then, hindi mo mapapansin kung ano ang trigo sa kung ano ang mapanirang damo. Ano po? Mapapansin mo ang kaibahan yan kapag ito'y ganap ng tumubo at nagkaroon ng bunga, sapagkat iba ang bunga ng trigo at iba ang bunga ng mga mapanirang damo. Ano po? So, ganoon din sa atin pong buhay, mga kapatid. Iba ang bunga ng taong may mabuting puso, ng taong gumagawa ng kabutihan, at iba ang nagiging bunga ng taong gumagawa ng kasamaan o ng taong may kasamaan sa kanilang puso. And so, ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo, my dear brothers and sisters, ano po, na malinaw na sa daigdig po na ito, ano, kasi nire-represent ng may-ari ng lupain na ito, yung Diyos Ama. Ano po, at itong mga naghasik ng mabuting binhi, mga trabahante ng may-ari ng lupain, tayo ito bilang mga Kristiyano. Ano po, at ang atin pong Panginoon, siyang nag-uutos sa atin na ang ihasik natin ay ang mabuting binhi, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pero, nandun pa rin, ano po, na kumikilos ang kaaway. Nag-asik ng kasamaan sa puso ng mga tao. Nag-asik ng kasamaan sa isip ng tao. Nag-asik ng kasamaan ng masamang binhi dito po sa daigdig. Ano po? And then, dadako tayo ngayon, ano po, sa pagninilay ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pero bago po yun, ang sabi nga sa verse natin po binasa, no, tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Then sumagot ngayon ang ating Panginoon, ano, sumagot ngayon kanilang master. Ang sabi na kanilang master, huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Ano po? So alam niyo, may debate sa sisters, meron ako napakinggan na isang napakagandang reflection. Sabi niya, bakit hanggang ngayon yung mga masasamang tao buhay pa din? Bakit hindi sila kinukuha ni Lord? Bakit hindi sila pinapatay? Ano po? Bakit hindi sila napupunta agad sa impyerno? Bakit? Kasi sabi niya doon, ano, sabi niya, dahil ito sa mga mababuting tao. Dahil ito sa mga mababuting tao, pinili ng ating Panginoon na hindi mo na ngayon hindi mo na ngayon husgahan ang daigdig. Kasi siguradong marami, ano po, marami ang mapupunta sa impyerno kung may darating ang ating Panginoon. Baka kahit ako, hindi ako makisama ni Lord sa langit. Ano po? So, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa mga taong mabubuti na yun, ano, na kanyang ginagamit sa daigdig po na ito upang magpatuloy po, ano, ang haba ng patience ng ating pong Panginoon. And let us thank the Lord kasi maaaring isa tayo sa mga mababuting tao po na yun, ano? At ito dapat natin pagsumikapan, mga kapatid, na tayo yung maging mabuting binhi na inihasik ng ating Panginoon sa sanlibutan para nang sa gayon, tayo po ang magsilbi, ano po, na inspirasyon o para hindi mo nabunutin ng ating Panginoon ng lahat, ano po, para hindi mo na i-uproot ang lahat. So, sabi nga ng Panginoon, hayaan na lamang ninyo na lumago kapo ang damo at ang trigo hanggang sa
anihan. And so, my dear brothers and sisters, dito tayo ngayon dadako sa mensahe ng Ebanghelyo. Ano po ba yung mensahe ng Ebanghelyo na ipinaparating po sa atin? Una, pinaparating sa atin ng Ebanghelyo na sa Diyos nagmumula ang lahat ng mababuting bagay. And so, katulad sa atin pong nabasa mga kapatid, sa verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Itong bukid po na ito, it represents the world. And it represents the world. And sometimes it represents our hearts. Ano po kasi, katulad sa Ebanghelyo nung nakaraan, ano, yung iba't ibang uri ng lupa, ito yung iba't ibang uri ng puso ng tao na kung saan inihahasik ang salita ng Diyos. But going back, sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Ayan. So tanungin mo ngayon katabi mo kung meron kang katabi. Nakaranas ka na ba ng kabutihan mula sa Panginoon? Ayan. Nakaranas na ba tayo ng kabutihan mula sa Diyos? Ayan. So kapatid, alam niyo po, no? Every good news na atin pong natatanggap, every good thing that happens to us, kahit malaki man yan o maliit, every blessing na ating natatanggap, ito'y mula sa ating Panginoon. Ito'y pagpapala sa atin ng ating pong Panginoon. At yung buhay natin, ano po, pagising natin sa umaga tayo, may lakas tayo, may buhay, isang magandang pagpapala na yan mula sa ating Panginoon that tells us, that says to us, that God is good. Ano po, na mabuti ang ating Panginoon. Sabi nga, sa Diyos nagmumula lahat ng mabubuting bagay. Kasi ang Diyos, ang inihahasik lamang niya, mabubuti. Sapagkat ang puso ng ating Panginoon ay punong-puno ng kabutihan. Walang kasamaan sa katauhan ng ating pong Panginoon. Ano po? Walang kasamaan sa katauhan ng ating Panginoon. Kasi hindi siya magiging hari sa kalangitan kung mayroong kasamaan sa kanyang puso. Sapagkat walang masama, walang marumi na makakarating sa langit. Ano po? Let alone yung katauhan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesus. Ano po? Ipinapakita sa atin na sa kanya nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. And so, gayon din, my dear brothers and sisters, naturally, lahat ng tao ay mabubuti. Naturally, lahat ng tao nilikha ng Diyos na mabuti. But sa pagbipas ng panahon, i-impluensyahan tayo ng kaaway. Nagkakaroon tayo ng kasamaan, natututo tayo na maging makasarili, natututo tayo maging ganid, natututo tayo maging sakim, natututo tayo gumawa ng hindi maganda at hindi tama, kasi nakakalimutan natin yung totoo nating identity. Ang tunay nating identity, mga kapatid, ay tayo yung mga anak ng Diyos, tayo ay pag-aari ng Diyos at tayo ay maging dapat katulad ng ating Panginoong Jesus. So naturally, lahat tayo nilikha ng ating Panginoon na mabuti. No? So going back sa ating first pointer, sa Ebanghelyo na ito, sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya kapatid, tatandaan po natin yung mga mabubuting bagay na nangyari sa buhay mo, sa buhay ko, dapat nating ipagpasalamat yan sa Panginoon kasi sa Kanya galing yan. Kahit sabihin mong ibinigay man sa iyo ng amo mo yung pagpapala, ibinigay sa iyo ng kapatid mo, ng kaibigan mo, or sakaling dumating sa iyo unexpectedly, kapatid, lahat yan niloob ng Diyos na tanggapin mo. Sa Kanya galing ang mga pagpapala na ating ine-enjoy araw-araw. Ano po? So remember, na sa Diyos nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Katulad sa Ebanghelyo na atin pong nabasa, pawang mabubuting binhi lamang ang inihahasik ng Diyos sa Kanyang bukid. Sa daigdig na ito. So kaya lang naman merong masama dahil ang kaaway ang nagtatanim nito. Ang kaaway ang nag-aasik ng kasamaan. Ayan. So pangalawa, mga kapatid, pangalawang bahagi o pangalawang punto ano po, nitong ating pagninilay, dapat tayo maging mapagbantay. So bakit daw? Dahil baka ang ating puso ay natataniman ng kaaway ng masamang binhi. Ayan, kapag ang masamang binhi lumago, mga kapatid, ang magiging bunga ay kasamaan din. Ano po? So dapat tayo maging mapagbantay. Eh, hindi po katulad nung sa Ebanghelyo, no, na habang sila natutulog, natutulog-tulog sila, sumingit ngayon yung kaaway. So dapat tayo maging mapagbantay dahil baka ang ating puso ay natataniman ng kaaway ng masamang binhi. So masama pa nito, mga kapatid, no, kung aabot sa punto na tayo mismo, no, na nagagamit tayo ng kaaway upang maghasik din ng masamang binhi. Yan. Hindi lang tayo basta nagiging accomplice, nagiging lingkod pa tayo ngayon ng kaaway, na tayo naghasik ng masamang binhi. Ano po? So dapat tayo maging mapagbantay. Ayan, dapat tayo maging aware. Eh kung ang ating puso ba ay natataniman ng masamang binhi ng kaaway, kung tayo ba ay naiimpluwensyahan ng kaaway, ano po, na mag-isip ng kung ano-ano ng kasamaan sa ating pong kapwa. Kung tayo po ba ay nagagamit ng kaaway, ano po, para sumira ng buhay ng ating kapwa, para magdulot ng hindi magandang bagay sa buhay ng ating pong kapwa. Ano po? So lastly, my dear brothers and sisters, ito po yung last pointer ng ating gospel for this evening. Ano? So, darating ang paghuhukom ng Panginoon.
So katulad po sa atin pong nabasa, my dear brothers and sisters, darating ang paghuhukom ng ating Panginoon, sabi nga niya, hintayin natin na parehong lumago, hintayin natin parehong tumubo at magbunga. Ano? At saka sasabihin ko sa aking mga tagapag-ani, unahin niyo yung mga damo. Ayan, tipunin. Ano po? Tipunin, itatapon at susunugin. Samantalang yung mga trigo na nung unay mabuting binhi, na nagkaroon ng mabuting bunga, ito ititipunin ng ating Panginoon at ilalagay sa kanyang kamali. So ito po yan mga kapatid, ano? Ang mga mananatiling masama ay titipunin at susunugin. Ang mga mabubuti ay titipunin at ilalagay sa kamali. So in short, isasama sa kaharian ng langit. Now, my dear brothers and sisters, tayo pong mga binhi ng ating Panginoon ang kanyang inihasik dito sa daigdig upang maghasik ng kabutihan, upang magkaroon ng mabuting bunga sa ating pong buhay at sa pamamagitan ng mabuting bunga na yon, maparangalan ng ating pong Panginoon. So take note, my dear brothers and sisters, ano? Take note of this first pointer, ano po, first paragraph. Yan, sabi nga, ang mga nananatiling masama ay titipunin at susunugin. Ayan, so lahat tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya at magbago. At ang pangalawa, ang mga mabubuti ay titipunin at ilalagay sa kamalig. Kapatid, ano ba pipiliin natin? Ang ilagay tayo sa kamalig, which represents the kingdom of heaven, ang kaharian ng langit, o mapasama tayo sa titipunin at susunugin? Ayan, you choose. Tayo po ang mamimili. Kapatid, kaya hanggang ngayon, di pa dumadating ang Panginoon, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na tayo ay magbagong buhay, na tayo po ay sumunod sa Kanya, na tayo ay magtiwala sa Kanya, na tayo ay manalig at manampalataya sa Kanya. Ano po? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Ayan. So, kung meron kang katabi yan, sabi mo sa Kanya, kapatid, magbago na tayo. Manampalataya na tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen and amen. So, my dear brothers and sisters, nawa, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ngayong gabi, ano, ay nabigyan tayo, natanggap natin ang mensahe ng ating pong Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Ayan. Na ang Panginoon, siya ang naghahasik ng mabuting binhi. Na tayo ang nais ng Panginoon na makatulong niya na maghasik ng mabuting binhi dito sa daigdig. Dati sayangan yung pagkakataon na binibigay ng ating pong Panginoon. Ano po? Ayan. So, dalangin ko po sa ating pong Panginoon na patuloy niyang mabuksan ang ating pong mga puso. Patuloy tayong magkaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya. Patuloy nating pagsumikapan na araw-araw sa ang hangarin natin na maitaas sa ating pong mga buhay. Amen and amen. Ayan. So, siguro dito po tayo magtatapos mga kapatid. Ano? At maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating pong daily bread po na ito no Saturday evening edition. Yan, salamat po sa mga naka-tune in po sa atin. Patuloy kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At gusto ko lamang po yan ng mga kapatid ano, na bukas po magkakaroon tayo ng live. Ayan. So hindi na po tayo magpa-play ba kundi magkakaroon po tayong live. Ayan. So live po tayo bukas ng hapon. Alas 2 pa rin. And then, katulad ng ating pong gawain. Magla-live lang po ako dito sa flat. Ayan. So hindi pa rin po tayo allowed na mag-gather sa simbahan, ano po. So let's continuously pray para sa ikagaganda ng Macau. Ayan, sa ikakaayos ng Macau na makalaya tayo lahat sa virus at muli magkaroon tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon sa manalatahan ng Panginoon sa kanyang presensya, sa kanyang simbahan. Ano po. So dito tayo magtatapos sa mga kapatid, pero bago tayo matapos, inaniyahan ko po kayo na samahan ako sa maiksing pananalangin. Tayo po'y muling dudulog at tatawag sa ating pong Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos sa taming Amang nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa mabubuting bagay na iyo pong inihahasik sa aming buhay. Thank you Lord for being so good. Salamat po Panginoon dahil bagamat marami kaming pagkakasala at pagkukulang sa iyo nananatili na nararanasan po namin ang kabutihan mo. At patuloy namin dalangin Panginoon na ang buhay ng bawat isa sa amin bilang lingkod mo ay gamitin mo upang patuloy pong maihasik sa daigdig na ito ang kabutihan. Gamitin mo ang amin pong mga buhay, Panginoon, bilang instrumento mo na ang pagpapala mo ay lumaganap sa buong daigdig, na ang salita mo ay maipahayag sa lahat ng sulok ng daigdig na ito, na ang kadakilaan mo ay makilala ng lahat ng tao. Dalangin po namin, Amang Diyos, na patuloy mong pagpalain ang amin pong mga buhay. Pagpalain kami sa lahat ng amin pong pangangailangan. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, lahat ng kaloob na amin pong kinakailangan upang sa aming paglilingkod sa iyo, magampanan po namin ito ng ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na maglingkod sa iyo na may katapatan. At muli, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pong puso, ang aming sarili, ang aming mga buhay, ang aming mga pangarap at aming mithiin sa buhay. Naniniwala kami, O Diyos,
na walang bagay na imposible sa iyo. Lahat ng bagay na magaganda, lahat ng bagay na mabubuti, ito ang nais mong ilaan para sa aming buhay. Kaya ngayon pa lamang, aangkinin po namin ang mga magagandang bagay na magaganap sa aming buhay dahil ikaw ang hari ng aming buhay. Muli, ito po ang aming nakakaisang samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya. So magkita-kita po tayo bukas ano sa atin pong live, yan, sa atin pong Sunday Fellowship. Yan, so although hindi tayo mag-gather physically, but magla-live po tayo ano po dito po sa flat. At so ganap na alas 2 po yan ng hapon. So magkita-kita po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. God bless us all. And count your blessings. And let us give thanks with a grateful heart.